Hallelujah. As we continue, tayo po'y pangulpatuloy po sa ating pong hallelujah sa pambahagi ng ating balagawain ng pinakamahalagang bahagi na kung saan po mga minimal ang pakinig po ng banal na salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. As to give the opportunity to our beloved redeemed preacher, Henry Fuller, sa banal na salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay magkaisang manalangin. Hingin po natin ang paglangis ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal salita na ating pong mapakinggan sa gabing ito. Praise the Lord. Hallelujah. Kapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at ng lupa, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan na pa ay pinapaabot po namin sa iyo, Diyos, ang patas-taas, ang pagpupuri, ang pagsamba at pagluluwalhati. Kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa gabing ito, Diyos, sa muli mo kaming mahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, pinagsama-sama, mahal na Panginoon, sa online Bible study ito, mahal na Panginoon, hallelujah, upang aming may payag ang iyong kamangha-manghang gawa, mahal na Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo po ang iyong banal na salita na amin po mapag-aralan sa gabing ito, langisan mo po ito, tulungan mo po ang iyong habang lingkod. Ganang akin, wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, gamitin mo po ako na maging daluyang pagbabalang spiritual sa bawat makikinig. Buksan mo po ang mga puso pang unawa ng lahat ng aming mga minamahal, mga kapatiran, O Diyos. Hallelujah. Patawarin mo po kami ano mga nagawa namin na hindi mo kinulugdan. Hallelujah. Sa unang panalangin ng aming minamahal, iginagalang na Evangelista Willista Dalmeda. Sama-sama naming pinapalayas ang lahat ng mga gawa ng kaaway, demons of distractions, unbelief and doubts cast out in the mighty name of Jesus. Hindrances cast out in Jesus' name. Ano in the word of the Lord in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. The highest praise, glory, and honor, and thanksgiving belong to our dear Jesus Christ, our Lord and Savior. And we give the double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildista Dalmeda, the end time prophet of God. We love you so much, po. Mahala pastor. Praise the Lord. And to their beloved children, the Dalmeda children, grandchildren, and great grandchildren. Praise the Lord. The children po ng ating dearly beloved parents in the Lord. And we always remember and treasure the blessed memory and teaching of our dearly beloved assistant pastor, leader, si Almeda, our beloved mama, dear. Praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga minamahal at ginigiliw na mga kapatiran sa ating pong online, sa ating Zoom Bible study, praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran na nandyan po sa iba't ibang panig ng mundo, isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. At mga minamahal, bigyan po natin pamagat ito pong ating mapakinggan na salita ng ating malapinong itong ating paksa. The duty of man, ang katungkulan ng tao. Praise God. Ano po ba ang katungkulan ng tao, mga minamahal? Bakit ang tao nilikha ng Diyos? Bakit tayo isinilang, mga minamahal? Ang pagkasilang po natin, ito po ay hindi po aksidente. Ito po ay hindi po pagkakataon, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagkasilang po natin dito sa daigdig, ito po ay meron pong dakilang layunin. Ang ating tagapaglikha, ang may likha sa atin, walang iba kundi ang ating dakilang Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise the Lord. Mga kapatid, ang akala po ng mga tao, mga minamahal, matapos na sila po ay maisilang, lumaki, nakapag-aral, nakapagtapos ng pag-aaral, praise the Lord, hallelujah, ay kapag sila po, mga minamahal, ay nandoon na po, nangarap na, at nagsumikap, naabot ang kanilang mga pangarap, mga minamahal, praise God, akala po nila ito na ang buhay. Yung sila po ay magkaroon ng kayamanan, sila po ay magkaroon ng mga bagay dito sa daigdig, mga minamahal, praise God. Para kung sila po ay mamatay, mga minamahal, ito po ay akala po nila ito po ay tapos na, mga kapatid, praise God. Mga minamahal, hindi po ito ang tunay na tungkulin ng tao, mga kapatid, praise God. Na bagamat tayo po ay biniyayaan ng Diyos na kumain, bigyan ng kayamanan dito sa mundo, mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi po pala yan ang tunay na katungkulan ng tao, mga kapatid. Yung ating mga obligasyon sa ating pamilya, yung obligasyon po natin sa lipunan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Mabuti po yan, mga kapatid. Pero ang tunay
na itong katungkulan ng tao, mga minamahal, praise God, ay basahin po natin kung ano po ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal, praise God. Dito po sa Ecclesiastes, from the book of Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14, kindly, pakibasa po natin sa ating mga beloved Bible reader. From the book of Ecclesiastes chapter 12, verses 13 to 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Tagalog, buhat po sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanata po ay 12, talatang 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. God bless you po sa ating mga minamahal na mga Bible readers, praise Lord. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay meron pong kawakasan. At ating pong narinig ang salita ng ating mahal na Panginoon, praise God. Ang sabi po dito, mga minamahal, ang buong katungkulan ng tao ay ito po, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo po ay nilikha ng Diyos, kung bakit tayo po ay isinilang sa mundong ito, mga minamahal. Hindi upang tayo po, mga kapatid, ay magtamasa lamang ng mga biyaya ng Panginoon dito sa daigdig, mga kapatid, praise God. Ito po ay kaloob ng ating mahal na Panginoon. Yung tayo po ay kumain, yung tayo po ay magsaya, yung tayo po ay makarating sa mga lugar, mga minamahal, na hindi pa natin nararating o maabot yung ating mga pangarap, na sinasabi nga nila, mga minamahal, para kanino tayo gumigising o nabubuhay, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Akala po ng tao, mga minamahal, ang kanyang buong katungkulan, yung kanyang mga pangarap dito sa daigdig, mga minamahal, ay kanyang maabot, praise God. Hallelujah. O kanyang mapagtapos yung kanyang mga anak, mabigyan ng magandang buhay, ang kanyang sarili, maging ang kanyang pamilya, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Akala po nila ito po yung buong katungkulan ng tao, mga minamahal, praise God. Mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng buhay dito sa daigdig, hindi po sa base, mga hindi po mababase sa kayamanan o sa kanyang tinatangkilik, mga kapatid. Ang tunay na kahulugan ng buhay, mga kapatid, ay kinakailangan niyang makilala ang kanyang tagapagligtas, ang lumikha sa kanya, walang iba kundi ang ating mabait na Diyos, praise God, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mga minamahal, praise God. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise God, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan pala ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, praise God. Mga minamahal, kapag ang tao, mga kapatid, ay hindi niya alam ang salita ng ating mahal na Panginoon, akala niya ang totoong buhay, mga kapatid, yung siya po ay kumain, yung siya po ay magsaya, yung siya po ay makatamasa ng mga bagay dito sa mundo, mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi po yun ang tunay na kahulugan ng buhay o katungkulan ng tao, mga minamahal. Ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat aanihin mo ang lahat ng bagay, ang sabi nga ng Mark chapter 8 verse 36, mga minamahal, anong pakikinabangan ng tao kung kanyang makamtan ang kayamanan ng buong mundo, subalit mapahamak naman ang kanyang buhay, mga kapatid? Wala pong pakikinabangan, mga minamahal, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa karangya, mga minamahal, o ikaw ay may impluwensya dito sa mundo, mga minamahal, praise God. Kung hindi mo tinanggap ang tagapagligtas, hindi mo pinaglingkuran ang Diyos na may likha sa iyo, mga minamahal, praise God, walang saysay ang kayamanan, walang saysay ang buhay, praise God. Kaya ang buong katungkulan pala ng tao ay ang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang buhay dito sa daigdig, mga minamahal, ito po ay maiksi lamang. Sabihin na natin, mga minamahal, may nabubuhay, mga minamahal, lalo na yung pong mga centenarian, mga minamahal, may mga umaabot ng more than 100 years old, mga minamahal. Subalit ang sabi ng Biblia, mga kapatid, it's appointed unto man once to die.
Ang tao ay mamamatay na minsan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Paano kung hindi natin naganap yung ating buong katungkulan, yung paglingkuran ng ating mahal na Pinoy? Sapagkat ang sabi din ng Biblia, mga minamahal, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Praise God, ito po yung nakakatakot, mga kapatid, na kung hindi po natin naganap o nagampanan yung ating buong katungkulan, mga minamahal, na matakot sa Diyos at sundin ang mga utos ng ating mahal na Pinoy, paglingkuran ng ating mahal na Pinoy, tayo po ay haharap sa ating mahal na Pinoy. Praise God. Akala po natin, mga minamahal, praise God, yung tayo po ay nagtamasa dito sa daigdig, yung tayo po ay nagkaroon ng maraming kayamanan, mga minamahal, na pagtapos natin yung ating mga anak, yung ating pamilya ay nabigyan natin ng masaganang buhay, mga minamahal, tapos na yung ating katungkulan, mga minamahal. Hindi po yun ang totoong katungkulan, mga minamahal. Ang katungkulan po ng tao ay paglingkuran ng ating mga Pinoy. Kaya libasahin po natin, mga kapatid, dito po sa Ecclesiastes chapter 5, verse 19, kindly pakibasa po. From the book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 19, every man also to whom God had given riches and wealth had given him power to eat thereof and to take his portion and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Dito po sa Tagalog. What po sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanata po ay 5 talatang 19. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kaniyang bahagi at magalak sa kaniyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Mga kapatid, ito po palang mga bagay na ating tinatangkilik, mga minamahal, praise God. Yung tayo po, mga minamahal, ay naabot natin yung rurok ng tagumpay sa buhay, mga minamahal. Tayo po ay nagtamasa, tayo po ay dumami ang ating tinatangkilik, mga kapatid. Ito po pala ay kaloob lamang ng ating mahal na Pinoy. Kumbaga, ito po ay mga bonuses, ito po ay biyaya at pagpapala ng ating mahal na Pinoy, mga minamahal, praise God. Subalit ang buong katungkulan ng tao, praise God, yung siya po ay matakot sa Diyos at sundin ang pinag-uutos ng ating mahal na Pinoy. Ano po ang utos, mga minamahal? Yung ang tao ay maglingkod sa ating mabait na Diyos. Hanapin ang mukha ng Panginoon, mga minamahal, praise God, paglingkuran niya ang ating mahal na Pinoy. Meron pong isang mayaman, mga minamahal, dito po sa Luke chapter 12, kung inyo pong mababasa, take note po, mga minamahal, praise God, Luke chapter 12, verse 16 to 21. Meron pong isang mayaman, mga minamahal, na dumami ang kanyang tinatangkilik. At kanya, siya po ay nagplano, mga minamahal, na ang sabi niya, praise God, hallelujah, o kaluluwa ko, marami ka ng pag-aari. Marami ka ng tinatangkilik. Gagawa ako ng marami pang lagayan ng aking kayamanan. Ako'y iinom, ako'y kakain, ako'y matutuwa. Praise God, hallelujah. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang sabi, mga minamahal, ng banal na kasulatan, ikaw na haling na lalaki. Ngayong gabi, kukunin ang iyong buhay. Kanino ang papunta ang iyong mga tinatangkilik? Ang sabi ng Biblia, ang mayaman sa kanyang ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise God, ang buhay ng tao ay hindi sa yaman ng tinatangkilik, mga minamahal, na kanyang mga tinatamasa. Ang buhay ng tao, mga minamahal, praise God, hallelujah, ay siya'y maglingkod sa ating mahal na Pinoon. Kung bakit tayo nilikha ng ating dakilang Diyos, ang buong katungkulan po natin, mga minamahal, ay paglingkuran ang ating mahal na Pinoon. Kaya nga ang sabi ng Mark chapter 8 verse 36, anong pakikinabangan ng tao kung kanyang makamtan ang kayamanan ng buong daigdig at mapahamak ang kanyang kaluluwa, mga minamahal? Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, ang tunay na kayamanan ng tao ay siya'y maglingkod sa ating mahal na Pinoy, sapagkat ito pala ang buong katungkulan po natin na ating paglingkuran ang ating mahal na Pinoon. Praise God. Ano po ang sabi ng James chapter 14? James chapter 4 verse 14, mga minamahal, ito po ang buhay ng tao. Paano kung hindi po natin, mga kapatid, magampanan yung ating tungkulin na ipinapaganap sa atin ng ating mahal na Pinoon? Kindly, James chapter 4 verse 14. From the book of St. James chapter 4 verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Amen. Amen. Dito po sa Tagalog, buhat po sa aklat ni Santiago, ang kabanata po ay 4 talatang 14.
Kayo ang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkadakay mapapawi. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang buhay, mga kapatid, ay napakaiksi lamang. Praise the Lord. Dahil ang buhay ay katulad po ng isang singaw, mga minamahal. Praise God. Kaya nga, kayong hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, hindi po natin alam ang araw ng bukas, mga minamahal. Praise God. Hindi natin alam, mga minamahal, baka sa araw ng bukas, mga minamahal, praise God, hallelujah, ay nakatakda na pala na tayo po ay bawian ng buhay ng ating malapit, sapagkat ang buhay dito sa mundo, mga minamahal, praise God, hallelujah, ay hindi po, mga minamahal, hindi po dito yung eternity, mga kapatid. Life on earth is not eternal. At meron pong tinatawag na life after death, mga kapatid, praise God. Kaya nga, mga minamahal, ang buhay dito sa mundo, ito po ay parang singaw na sa sandaling panahon, mga minamahal, ay lumilitaw at pagdaka ay nawawala o napapawi, mga kapatid, praise God. Paano, mga minamahal, kung ang buhay po natin, mga kapatid, ay babawiin na ng ating mahal Panginoon at hindi po natin, praise God, hallelujah, nagampanan yung ating buong katungkulan, yung paglingkuran ng ating mahal Panginoon. Tayo po ay haharap sa ating mahal Panginoon. Nang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 14, mga minamahal, lahat ay dadaan sa kahatulan. Maging ito'y mabuti o masama, maging sa lihim o hayag, mga kapatid, praise God. Wala tayong maitatago sa ating mahal Panginoon. Ayon sa ating mga gawa, mga minamahal, tayo po ay hahatulan ng ating mahal Panginoon. Paano kung hindi natin nagampanan yung ating buong katungkulan, yung maglingkod sa ating mahal Panginoon, yung magbalik loob sa ating mabait na Diyos, praise God, hallelujah, na kahit ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal, kung hindi mo nakilala ang Diyos, kung hindi mo nagampanan ang yung buong katungkulan na paglingkuran ng ating mahal Panginoon, magiging miserable ang ating buhay doon sa pangalawang buhay, mga minamahal, praise God, hallelujah, na ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sino mang sumampalataya sa ating mahal na Panginoon, hindi siya mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron pong kapahamakan, mga minamahal, praise God. Sino yung mapapahamak? Yung mga hindi gumanap ng kanilang buong katungkulan, mga minamahal, yung paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Subalit ang kaligtasan doon sa mga gumanap ng kanilang buong katungkulan, praise God, yung pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Yun pala, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang layunin ng ating mahal na Panginoon, kung bakit siya'y nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang sarili, siya'y namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Wala tayong madadahilan, mga minamahal, praise God, hallelujah, pagharap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Paano kung hindi natin nagampanan ang ating katungkulan, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Ano pa ang sabi ng Biblia? It is appointed unto man once to die. Hebrews chapter 9, verse 27, kindly. From the book of Hebrews chapter 9, verse 27. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Amen. Amen. Dito po sa Tagalog, buhat po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 9, talatang 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po yung nakakatakot, mga kapatid, sa ating mga minamahal na mga baguhan sa ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating online Bible study sa ating Zoom, mga minamahal, praise God. Mga minamahal, na kung paano nakatakda sa tao ang mamatay na minsan. Marami dyan, mga minamahal, praise God, malusog ang kanilang pangangatawan. Sa katunayan, marami po ngayon, mga minamahal, na sila po ay ginagawa ang lahat ng bagay para mapahaba ang kanilang buhay, nagtetake ng vitamins, kumakain ng mga masustansya, mga pagkain, mga minamahal, sila po ay nag-e-exercise, praise God. Ang iba ay sinisecure pa nila yung kanilang kapaligiran, mga kapatid, praise God, hallelujah, na baka meron pong mga masasamang tao na sila po ay saktan, mga minamahal, o patayin, praise God, hallelujah. Subalit, mga kapatid, ang buhay po natin na hindi po natin alam. Paano kung dumating yung oras na hindi natin alam, mga minamahal, praise God, na sinasabi ng Biblia, yung takdang araw na tayo po ay bawian ng buhay, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Paano kung hindi natin naganap yung ating buong katungkulan, yung paglingkuran ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 6 verse
verse 5 and 6, mga minamahal. Ito po ang buong kantungkulan ng tao, mga minamahal, ang maglingkod sa malapitong kaili. Pakibasa po natin sa huling dalawang talata. From the book of Deuteronomy, chapter 6, verses 5 to 6. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be in thy heart. Amen. 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 Ito po sa Tagalog, buhat po sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata po ay 6, talatang 5 at 6. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang ating katungkulan, mga minamahal. Ito po yung pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Kung bakit tayo po, mga minamahal, ay isinilang, kung bakit tayo narito, mga minamahal. Hindi para sa mga bagay dito sa daigdig. Lahat ng bagay na yan, mga minamahal, ito po ay pansamantala. Lahat yan ay mawawala, mga kapatid. Ang ating iaharap sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tatanungin tayo ng mahal na Panginoon. Hindi niya tayo tatanungin kung ikaw ba ay naging mayaman o ikaw ba ay naging marangyasa sa iyong pamumuhay nung ikaw ay nasa daigdig, praise God, nung ikaw ay nabubuhay. Ang tatanungin ng ating mahal na Panginoon, kung ikaw ba ay naglingkod sa kanya, mga minamahal. Kung ginampanan mo ba ang iyong buong katungkulan, praise God. Ang sabi niya dito, mga minamahal, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng iyong buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Praise God, hallelujah. Yung mga salita ng Diyos, mga minamahal, kinakailangan iimbak po natin sa ating puso, mga minamahal. Praise God. Itanim natin sa ating mga puso ang salita ng ating malapinon at siya'y ating iibigin ng buong puso, buong lakas at kaluluwa. Praise God. Yan po ang buong katungkulan ng tao, maglingkod sa ating malapinon. Praise God. At kapag hinanap natin ang mahal na Panginoon, ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kapag hinuna natin ang Panginoon, hinanap natin ang kanyang muka, ginanap natin ang kanyang kalooban, lahat ng ating pangangailangan ay pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. Huling talata, mga kapatid, praise God. Ang sabi ng Biblia, kilalanin natin ang ating mahal na Panginoon. Psalms 46 verse 10. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 46, verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Amen. Ito po sa Tagalog, sa buhat po sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 46, talata po ay 10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako ay magbubunyi sa gitna ng mga bansa, ako ay magbubunyi sa lupa. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating mabait na Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang sabi dito, mga minamahal, kayo ay magsitigil. Saan po tayo pinatitigil, mga minamahal? Doon po sa ating maling pananaw, mga minamahal. O doon sa ating maling mga tinatahak na daan, mga minamahal. Praise God. Ang sabi ng Biblia, kilalanin niyo ako na ako ang Diyos. Praise God. Yan po ang dapat nating gawin, mga minamahal. Praise God. Yung ating kilalanin ang tunay na Diyos, yung siya'y ating paglilingkuran, mga minamahal. Akala po natin tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, sa ating mga kinagis ng reliyon o inaaniban, mga minamahal, second denomination. Akala natin yun na ang tamang daan, mga minamahal, praise God. Hindi pala yun, mga kapatid, praise God. Hallelujah, ang sabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba na siya'y sasambihin sa Espiritu at Katotohanan, praise God. Kaya nga, mga minamahal, ito ang buong katungkulan natin. Nakilalanin natin ang tunay na Diyos, matakot tayo sa Kanya, sambahin natin ang mahal na Panginoon sa Espiritu at Katotohanan, praise God, hallelujah, paglingkuran natin ang mahal na Panginoon, buong puso, lakas at kaluluwa, maging ng isip natin, mga minamahal. At kapag nagawa natin yan, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang sabi ng Biblia, ang sino mang lumalakad, hindi ayon sa laman, bagkus ayon sa Espiritu, hindi sila hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Bagkus tayo po, mga minamahal, praise God, hallelujah, ay puputungan ng ating mahal na Panginoon, praise God, putong ng buhay, makakasama natin ang dakilang Diyos na lumikha sa atin, mga minamahal, praise God. Yan pala ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Ganapin natin ang ating buong katungkulan na paglingkuran ang ating Diyos sa buhay para sa ating mga minamahal na mga
baguhan, piskan, hallelujah, na ngayon lamang po nakatunghay. Iniibig po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pala ang buong katungkulan natin. Yung tayo matakot sa Diyos, na paglingkuran natin siya, praise God, hallelujah. Papurihan natin siya, mga minamahal, praise God, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, meron man po, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng ating buhay, sapagkat yan ang ating buong katungkulan, praise God, ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo po ay umaawit, mga minamahal, gintong panahon, praise God, hallelujah. Huwag nating sayangin ang gintong panahon na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sukris. Mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
praise the Lord. Praise the Lord, glory to God. God bless you, my beloved brother Jonah. Hallelujah. Praise the Lord, Venus. Hallelujah sa ating pong altar call. As akin pong binibigang kapakatan sa ating beloved brother Eddie Alcantara. Amen. Praise the Lord, glory to God. Amen. Praise the Lord. For in ating pinakamamahal. God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating minamahal pong mga baguhan na ngayon lang po nakatunghay sa ating pong Zoom online Bible study. Praise God. Hallelujah. Ngayon po tayo minamahal na apat na reglamento mga kapatid ko ng kaligtasan minamahal upang tayo po ang mga minamahal ay makasiguro mga kapatid ko ng kaligtasan minamahal na kailangan po natin ganapin at sundin ang reglamentong ito minamahal. Praise God, sapagkat ito po ang apat na susi ng kaligtasan, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah. Una po, minamahal ang pananampalataya. Praise God, kung saan ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, na siya po ay isang Diyos lamang mga minamahal, ang pinakamamahal na Jesus, minamahal. Ay, praise God, yan po mga minamahal ang nais ng Diyos, mga kapatid ko. Sumampalataya tayo sa Kanya, mga minamahal, at tiwala sapagkat siya lamang ang tanging tagapagligtas kung natin ating pinakamamahal na Jesus, mga kapatid ko. Praise God. Pangalawa po, minamahal ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Praise God. Makalangit na pagsisisi, minamahal ng ating mga pagkakasala. Hallelujah. Praise God. At ito po, mga minamahal, ay ang ating pong pagsuko ng ating mga kasalanan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya kinakailangan natin magsisi, mga minamahal, upang mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Praise God. At ang pangatlo po, minamahal, ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise God. At ito po, mga minamahal, ay nakasaad sa aklat po ng Hallelujah. Praise God. Aklat ng mga gawa, kabanatang 2, ang talata po ay 38. So, minamahal, na kung saan ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, praise God. Hallelujah, sa aklat po ng mga gawa, kabanatang 2, talatang 38. Hallelujah, praise God. Ating mabasa, minamahal, ang sabi po ng Biblia, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan po, minamahal, praise God. Kaya sa pamamagitan po, minamahal, ng bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mapapatawad po ang ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangapat po, minamahal, ang bautismo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoon po, minamahal, ang gumagawa po nito, minamahal. Tapos po natin mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tayo po, minamahal, ay babautismuhan sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya, minamahal po namin mga baguhan na ngayon pa lamang po nakatabay sa ating minamahal at ngayon lamang po naka-join sa ating pong Zoom online Bible study. Sumunod po kayo sa ating pong babanggiting panalangin. Ito po ay magsilbing panalangin nyo sa ating pinakamamahal na pinitas po ninyo ang inyong kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa panguna at paglihod, pag-ayon at panalangin namin kagalang-galang, Minamahal Pastor, Willis Rada Almeda. Kami, ako po, mahal na Panginoon, ay isang taong makasalanan at lumalapit sa iyo at nagsisisi sa aking mga pagkukulang. Linisin mo po ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nang iyong banal na dugo na umagos dyan sa cross ng Kalbaryo upang mapatawad ang aking kasalanan, mahal na Panginoon. At ako po ay nangangako na maglilingkod na sa iyo mula ngayon hanggang sa ipagbabalik. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano, may Kristo sa puso, at baguhin mo po ang aking buhay at pagpalain, mahal na Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. At kami po ay manalangin para sa inyo, minamahal po ng mga bisita. Mapagpala nga, mga Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pangot panalangin namin pong minamahal at pinagalang na pastor. Hallelujah. Aming pong dalangin, mahal na Panginoon Jesus, ang aming pong minamahal pong mga baguhan ngayon lamang po naka-join sa online Bible study. Mahal na Panginoon, dalangin po namin ng Diyos
Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, gawin mo silang tunay ni Kristiyano, may Kristo sa puso. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at huwag mong papawiin, mahal na Panginoon. At pagpalain mo po sila sa araw-araw mula ngayon, mahal na Panginoon. Kasi pagpapareksan po ng kanilang mga mali sa buhay, ingatan mo sila at pangunahan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samagtalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes po, mga minamahal na paguhan. At kayo po ay magpatuloy, hindi lamang sa araw na ito, kaya sa gabi po ito, ang inyong pagkikipagkaisa o pang sambahin ang malapinong, kundi patuloy na po kayo mga minamahal po na pagkupan upang lalo kayong papalain ang malapinong kung paano namin nakamtan ang papala, ang kalakasan, pag-iingat at protection sa gabay ng malapinong, nyo rin po makakamtan. Amen. Praise the Lord. Lord, yes po, mga mahal, at ibigay mga kataon sa ating beloved MC, Library Board. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Brother Eddie. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo pong maturituloy po sa ating pong panagawain. Tayo po dadako na po sa ating pong praise the Lord. Hallelujah. Pangailangan. Hallelujah. Panalangin sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ako yung binibigay pangkatasan, beloved Brother Joey Alcantara. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating mga Panginoon. At unatingin sa lahat, pinapapabot ng pinakamataas sa pupupuri, pagliliwalhati, pagsambat, pagdakila sa ating pinakamamahal na Jesus. At sa lahat po ng aming mga taga-subaybay sa Zoom online, sa mga baguhan, tayo po ay dadako po sa ating panalangin po, sa ating pangailangan. At bago po yan, tayo po ay manalangin muna po na may pagsisisi. Sapagkat minsan tayo po ay nagkukulang sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Tayo muna po yung manalangin sa pagsisisi. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, among banal sa pangalan ni Jesus, sa pangunat na langin, ang aming mga pastor, Evangelista Wilistra de Almeda, huling propeta ng ating mga Panginoon, kami po ay dumudulog sa interbiyama at humihingi ng katawaran ang bawat sa amin, aming nga isip, nasambit ng aming mga labi, amin ay kilos na salita. Patawarin po kami, Malapanginoon, at kahabagan po kami, Malapanginoon, na magpatuloy sa iyong kalooban, Malapanginoon, at aming dinadalangin ang lahat ng ito sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Sa mga baguhan po, may mahal, isipin po sa pagkakataong ito, ating ipapatong po ang ating kamay sa inyong mga ulo, ang isang kamay nakataas, at kung may problema, ay dalawang kamay. At ating isipin po ng ating malapastor ang siyang nanalangin sa atin sa pangunodalangin ng ating malapastor. Ating sasawain po ang lahat ng sakit na ang inyong nararamdaman sa lahat po ng aming mga na nanonood sa Zoom online. Ating tayo po yung manalangin po ng ating malapanginoon, ating kasautin. Opo, mapagpalang Diyos sa mga pangyari ang pangalan ni Jesus, ay aming sinasaway ang lahat ng masamang espiritu na karamdaman, problema, kahinaan, kahirapan, mga bisyo, mga demonyo na cancer, leukemia, diabetes, asthma, mga kitong, mga anumang karamdaman, goiter, mga bakla, tumboy, at COVID-19 sa kapanahon ito, aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan Jesus. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mami na mahal po rin ating dakilang Diyos, tayo po ay sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, 3 times, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po. Punin natin mali Panginoon sa lahat po ng aming taga-subaybay sa aming Zoom online. At binabalik ko ang pagkakataon sa ating brother boy. So, praise the Lord. God bless you po ating kapit brother Joey sa praise the Hallelujah. Panalangin sa ating mga pangailangan. At misa na pa tayo po dito mga minimal. Akin po binibigay ang pagkakataon sa ating beloved sa para sa ating mga announcement. At beloved brother, beloved preacher, beloved brother Joey Manzella. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ang ating tithes and love offering, huwag po natin kaliligtaan. Hallelujah sa lahat po ng ating mga outreaches. Doon niyo po dalhin doon sa mga kanya-kanyang outreaches dito hanggang buong mundo. At dito naman po sa ating main church, sa lahat po ng ating live webcast viewers,
within Metro Manila, mga minamahal ko at mga walang mga banal na gawain at nanonood po ng ating live webcast. Wala pong gawain sa inyong banal na gawain. Mga minamahal ko, sa inyong mga lugar, pwede niyo pong ihulog ang inyong tithes and love offering JMCIM savings account number 00039026877 BDO Fairview Branch. Ulitin ko po, 30 tapos 39026877 BDO Fairview Branch. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mga minamahal, ang ating banal na gawain sa ating live webcast, ating JMCIM Central live stream, huwag po nating kaliligtaan every Wednesday, ating midweek service 12 noon up to 5 p.m. and every Friday service 12 noon up to 6 p.m. and our Sunday general service is 10 to 4 p.m. Follow us on Facebook, Jesus Miracle Crusade International Ministry, the JMCIM Social Media Ministry, the JMCIM Soul Winning Ministry, and the JMCIM Central Live Stream. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, ang ating radio program, JMCIM, ating radio program, Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz AM band, Mondays to Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight. Ang ating JMCIM TV program sa PTV Channel 4, every Sunday, 10:30 p.m. to 12 midnight. I-invite po natin ang ating mga kababayan at nandyan po ang ating dearly beloved pastor, ay talaga pong nandyan po ang kanyang preaching ng salita na may kapangyarihan. At ang ating banal na gawain po sa magitan po ng JMCIM Soul Winning Ministry Zoom Online Bible Study, ating schedule po every Monday 8:30 p.m. onwards po yan, mga minamahal ko. At i-share po natin yung link. Actually, sa kasalukuyan, almost 69 po ang ating mga kasama po na talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ang nakasama sa ating online. At ang ating mga viewers, could you imagine, mga ating tinitingnan nga ang mga viewers, may umabot nga ng 4,000 eh. 3,000 na nakalipas is 1,900. Kaya pinagpala ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sa ating online, actually may mga baguhan na po nakasama po natin sa online at kasama rin po sa mga humahayo, mga kabataan na tinawag ng ating dakilang Diyos. Kaya patuloy po tayo, mga minamahal ko, na humayo at magpasalamat, magpuri, magpatotoo, mag-invite po ng marami pang kaluluwa. Huwag pong kaligtaan, i-share po natin ang mga link, lalo na po sa mga baguhan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Ang ating JMCIM Global naman po, international ito, mga minamahal ko. Ating JMCIM Global Zoom online service na po ito. Every Tuesday and Saturday, 8 p.m. onwards po ito. Medyo mahaba po ito dahil ito po'y banal na gawain pang buong mundo na ito. And this is international naman, mga minamahal ko. Amen. At sa ilan pa po mga Bible studies. Sa JMCIM Valenzuela, Zoom Bible Study, mga minamahal ko, ito'y naka-zoom din po. May link po yan. Ang ating schedule every Thursday naman po, 6 to 8 p.m., mga minamahal ko. At kasunod po niyan ay sa JMCIM Malabon na Botas Bible Study. Mga minamahal, naka-zoom din po tayo dyan. Pwede kayong dumalo. At sa ating banal na gawain, every Tuesday, 4 to 7 p.m., every Saturday, 3 to 6 p.m., dyan po sa Block 15 B, Lot 5, Phase 3, E1, Pusit Ali, Kaunlaran Village, Caloocan City. Naka-online din po yan, mga minamahal ko. Panoorin nyo sa ating Zoom, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. At mga ating balingasa, Bible Study Service Schedule, every Saturday, 12 noon to 3 p.m. Number 224 Santo Domingo, Barangay Balingasa, Gate 2, Quezon City. Every Saturday naman po yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating London, United Kingdom Outreach Service, mga minamahal ko, this is, i-search nyo na lang po, London, UK Outreach Service Schedule. This is 10 to 4, every Sunday,
That is London time, mga mamahal ko. Friday, 10 to 4 din po. 10 p.m. to 4 naman po yun. Ating online services dito. Meron din po sa London every Wednesday, midweek service 1 to 6 p.m. Amen. Praise the Lord. Ating Hawaii, bago lang po itong Hawaii at talagang lumalago. Sa dako ng Hawaii, virtual, through Zoom po ito, online Bible studies schedules. Ating service po every Saturday, Hawaii time po ito, 10 a.m. 3 p.m. naman sa Tennessee, 10 p.m. Tingnan na lang natin po yung Philippines, 4 a.m. po yan, madaling araw. Kaya i-share nyo po, lalo may mga kaibigan kayo, kamag-anak, sa dako po ng Hawaii, ating Zoom online Bible study. Amen. Ating Barcelona, Spain outreach service. Kaya po ina-announce natin dahil international po tayo. And this gospel shall be preached unto all nations and the end shall come. Malapit na po talaga. Kaya ang kanilang sa Barcelona, Spain, Sunday general worship, 1 p.m. onwards po yan. Mga mimal ko, that is Barcelona time. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, talagang ito na po yung panahon, maging busy po tayo. Actually po, yung iba hindi na makuha na ng praise report. Sa dami po talaga. Marami po ang nababautismoan. Marami po ang nasesave. Kung kailan nag-lockdown, kaya nga magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po tayong viewers sa kasalukuyan, sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa ating Zoom, mga mga kaya. Maraming salamat. This is a great victory. Ito po ang regalo natin sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda. Kaya nga kung ang bawat kaluluwa, okay, ang bawat kaluluwa ay magdala ng banal na gawain, sa banal na gawain makapag-invite, a million na tayo, million-million na tayo. Let's say we are more than 1 million, mahigit na tayo. Ay daan daming maliligtas. Let's go and multiply. Kaya God bless you po sa lahat nakikisa, mga minamahal ko. Nakikita ng Diyos ang inyong talagang masikap na paggawa sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. We're proud of each and every one of us, the volunteers. Pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you all. We love you in the Lord. Our dear Jesus loves you more and more. At ating ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Jerry Parina sa ating closing prayer. At maya-maya po, yung mga highlights pa po ng ating mga... Azores. Amen. Praise the Lord. Amen po ating mahal na pangalisyo po sa ating beloved Brother Joey Matera. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin, mami na mahal. Upang tayo po ay patuloy makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos, mami na mahal. Praise the Lord, sa tapos po nating banal na gawain, purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, 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 praise the Lord. Magpasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos. Kapagpala po namin ang mga Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa tagumpay na nagtulog mo sa mga dalayan. Maraming pamahagin ka lang mga pastor at ang beloved children, malapit sa beloved children. Ay andyan po, mga Panginoon, na pagkatagumpay muli ng iba na nagawain. Salamat po sa mga pag-awitan. Malispatong dakila, malap Panginoon, hallelujah, at malap Panginoon sa pagsamu, hindi kang presensya, malap Panginoon sa mensahe ng kaligtasan, sinala po yung mga ngaral, malap Panginoon, salamat sa paggamit mo sa pag-winning ministry, malap Panginoon, hallelujah, sa po, malap mga bagayin sa mga baguhan, na inaalayan, malap Panginoon, at birthday po namin, malap Pastor, Panginoon, hallelujah, aray po namin, malap Panginoon, ay salamat sa iyo, Diyos, at ang pangako ay may magdadala ng maraming kaluluwa. And then sa iyong banal na pabagan mo lang po kami, malapakinoon. Sa iyong pag-uwi, malapakinoon, paghiwalay po sa magkala, hiwalay mo kami, dati ng presensya mo, tumamin, balik po kami, malapakinoon sa araw ng Lunes, muli para sa iyong gawain, malapakinoon. Ito ang samadalangin ng kinamit tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Bago po kayo ibigay sa ating beloved brother boy, tayo po ay taos puso, nagpapasalamat at bumabati po ng talagang maligayang, maligayang kaarawan. Amen. Praise God. Beloved Minister Jude Estera. Amen. Beloved Patrick Boy.
Amen. Beloved Kuya, pray po daw po si beloved Sister Marian Tabiga. Sa Kuwait po siya. And positive daw po sa COVID. Prayer request. Amen. Let us all pray, mga minamahal ko. Magkaisa tayo. Hallelujah. Sa ating malang kapatid. Hallelujah. Kung siya prayer request man po yan ng ating mula po sa Kuwait. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo. Pinakamamalapan ni Jesus. Through the prayer ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, ang prayer request na ito mula pa sa Kuwait. Hallelujah. Isa mo po na nag-positive sa COVID. Malalam namin na ikaw ang dakilang manggagamot. Abutin mo po sa himalang kapamaraanan o Diyos bago po lahat patawarin mo ang bawat sa amin sa iyong pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Sa makapangyariang pangalan ni Jesus, aming sinasaway demonyong COVID-19 sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved kay Joey Mancera. Hallelujah. At bago mo lahat ng aming mahalan, tayo pinagkakasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Sa tagumpay muli. Hallelujah. Ni pinakulub sa atin sa gabing ito sa ating pong online Bible study. Hallelujah. Praise the Lord. Soul winning ministry. Hallelujah. And also ay nagkakasalamat po kami sa ating beloved, hallelujah, all in preacher, Henry Fuller, sa pagdala po ng banal na salita ng ating malapinoon. And thank you so much our beloved preacher, beloved brother Voven, Spirito, our beloved brother Joey, Alcantara, beloved brother Eddie Alcantara, our beloved brother, hallelujah, praise God, preacher Mars Pacton, our beloved brother Jerry, and beloved brother Mandy, hallelujah, ating beloved brother, brother Jonah, at sa lahat mga minimal, praise the Lord, hallelujah, ng ating pong mga minimal mga kapatiran, hallelujah, even our beloved visitor, if you have a visitor, thank you so much for joining us, and looking forward for our next online Bible study on God's willing next Monday, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, amen, praise the Lord, at sa lahat ng minimal natin mga kapatiran. Pagpalain po tayo ng ating malapinoon. Hallelujah, praise the Lord sa lahat natin po mga staff, sa admin, sa lahat ng mga host ng ating pong Zoom online Bible study. Thank you so much. Amen. Hallelujah, praise the Lord. And sa ating pong mga updates, hallelujah, may flash po sa ating screen, and also nagpasalamat po tayo sa ating mga beloved preacher, beloved ordained preachers, beloved workers, hallelujah, sa mga beloved Hayu group, hallelujah, praise the Lord, na walang sawa pong nakikiisa po sa ating pong pagsagawa ng ating pong mga, hallelujah, spiritual duty, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, kaya maraming salamat sa ating mga beloved preacher, amen, praise God, nagkaroon po tayo ng online, hallelujah, baptism, sa galing po sa tago ng Taiwan. Amen. Hallelujah. Naginan na po ng ating mga beloved preachers, beloved brethren. Thailand po. Last yes. June 7, 2021. Yes. Amen. Praise the Lord. Yan po mga minimal yung ating pong hallelujah, online baptism. At ganito po dito sa dako ng Malabon Bible study. Hallelujah, praise it, na pinagpala ng ating mapinoon. Hallelujah, sila po ay tumanggap din po ng bautismo. Amen. Kaya ito na yung mga minimal doon po sa ating mga minimal kapatiran all over the world. Dito po sa dako ng Pilipinas. Keep in touch po sa ating po mga, hallelujah, praise God, sa ating po mga social praise the Lord, the account, na pwede kayo mag-message po. Hallelujah. Kung mayroon po kayong papahayuan, amen. Hallelujah. Sa ating mga kapatiran, kayo po ay makipag-ugnay lamang po sa ating po mga beloved preacher, beloved ordained preachers. Hallelujah. Assigned sa mga outstation po. Hallelujah. Upang sila po ay mahayuan at may sagana po ang praise God, baptism of the water. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At maging sa lahat, sa lugar, sa buong mundo, hallelujah, praise it, na wala pa pong gawain. But if you want to be baptized in the name of Jesus, hallelujah, through online baptism, we can do it po. Amen, hallelujah. Through the leading prayer of the beloved honorable pastor with our beloved preachers, beloved leading preacher, na magsagawa po ng ating pong praise God baptism. Praise the Lord, hallelujah. At yan mga minimal, ang ating po mga praise updates po, naka-flash sa screen. Hallelujah, na talagang grabe yung pagpapala ng ating malapinoon, na talagang napakarami po na mga kaluluwa ang inilapit po natin sa kanyang banal na panahon. Amen. Once again, thank you so much and God bless po. And looking forward sa ating pong next online Bible study sa mga sunod po sa Monday po. God bless you so much. Amen. Praise the Lord. Dan, thank you so much po. God bless.